tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay na lang. Tanay inakuni at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay ginugunita din natin si San Alfonso Maria ng Liguri. Hilingin natin sa Panginoon na tayo'y tunay na manalig sa Kanya, na laging maging buhay ang ating pag-asa sa ipinagkakaloob niya sa ating kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si San Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamu niyang gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitignan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roon makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo. Ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan
sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalansang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamu kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ng Panginoon, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gawa'y nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at
maiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang mga may pandinig ay makinig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pag-asa. Ano ba ang pag-asa? Pag sinabi nating tayo'y may pag-asa pa o tayo'y nawawala na ng pag-asa. Ito'y kadalasan nating ginagamit na pang-araw-araw na pananalita. Ngunit, ano nga bang malalim at tunay na kahulugan ng pag-asa sa ating pananampalataya? Minsan sabihin natin, umaasa tayo na titigil na ang ulan. Umaasa tayo na sana guminhawa na ang buhay natin. Umaasa ka na magbabago na yung asawa mo o anak mo. Umaasa ka na gagaling ka. Lagi nating ginagamit ang salitang pag-asa. Umaasa tayo na uunlad na ang ating bayan, aasenso na ang Pilipinas, magtitino na ang ating mga pinuno. Umaasa tayo na tutulong ang simbahan sa lahat ng pangangailangan natin. Ginagamit natin ang salitang ito sa ganitong larangan. Umaasa kang manalo sa loto. Umaasa kang may manliligaw na sa iyo. Ngunit sa ating pananampalataya, hindi ito lamang ang pag-asa. Ang tunay na pag-asa sa ating pananampalataya ay ang pag-asa sa awa ng Diyos. Hindi lang sa mga mabababaw o makamundong biyaya, kundi higit sa lahat, umaasa tayo na sa gitna ng kahinaan natin, sa gitna ng mga nakikita natin sa kapaligiran na bumabatak sa atin pababa at palayo kay Jesus Nazareno, umaasa tayong hindi susuko ang Diyos na ibalik tayo sa Kanya. Opo, kahit na ikaw ang pinakamasamang tao,
kahit na lagi kang nakakalimot sa Diyos, ang pag-asa ay hindi tayo susukuan ng Diyos. Kaya nga sa pagpapaliwanag ni Jesus sa Sareno bilang pagtatapos sa mga talinghaga, ginamit niya uli yung talinghaga ng naghahasik, na ang Diyos walang humpay sa paghahasik ng kabutihan. Walang humpay, nag-uumapaw ang kanyang awa at pag-ibig sa atin. At ang inaalok niya sa atin, hindi lang pera, hindi lang kalusugan, hindi lang magandang trabaho, hindi lang maayos na pamilya. Ang talagang inaalok niya sa atin ay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ipagpapalit ba natin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan sa premyo sa loto? Ipagpapalit ba natin ang kaligtasan sa mga relasyon sa buhay na minsan ay baka hindi rin tama na? Ipagpapalit ba natin ang kaligtasan sa inaalok lang ng mundo? Ang tunay na pag-asa ay nakabatay sa kaligtasan ng Diyos. Sapagkat sa bandang huli, ang tunay na biyaya, yung kalusugan, darating ang araw, hindi natin maiiwasan po, magkakasakit tayo at mamamatay. Ang pera, marami man ang pera mo, darating ang araw, iiwan mo rin yung perang yan. Kahit nga yung ugnayan natin dito, yung mga relasyon natin dito sa lupa, darating ang araw, hanggang sementeryo lang sila, iahatid ka lang nila. Wala namang gusto sigurong sumama sa iyo sa hukay, sa mga mahal mo sa buhay. Ang ibig ko lang kong sabihin, mga kapatid, opo, pinagdarasal natin at umaasa tayo sa mga biyayang ito, pero wag lang tayong huminto dito, sapagkat ang tunay na gustong ipagkaloob sa atin ni Jesus Nazareno, buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil kung may buhay na walang hanggan tayo, kasama natin siya magpakailanman. Ganon tayo kamahal ni Jesus Nazareno. Kaya, sa mga pagkakataon tayo dumadaan sa pagsubok, may sakit ka ngayon, marami kang utang ngayon, may problema ka sa pamilya ngayon, sa kabuhayan mo, dumulog tayo sa Kanya. Ngunit hilingin din natin sa Kanya na ang lahat ng ito ay hindi magpalayo sa atin sa Kanya. Bagkus kung ano man ang hinihiling mo, ito'y makatulong sa iyong kaligtasan. Iyon ang tunay na pag-asa. Kaya nga't sa unang pagbasa, nang nagpakita ang Diyos kay Moises, nang nagpakilala siya kay Moises, sabi niya, akong Panginoon, mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Yun ang sandigan ng ating pag-asa, ang katapatan ng Diyos. Kaya nga sa Salmo Responsorio, sinabi, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kaya't huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Pag yan ang pumasok sa isip mo, diyan nagsisimula mawala ang pag-asa sa buhay. Ngayon ay kapistahan ni San Alfonso Maria Liguri. Siya po yung nagtatag ng mga Redemptoris, yung mga pari po sa Baklaran. At ang isang pinaigting niya ay kumpisal. Kaya nga dito sa Quiapo, doon sa Baklaran, bukod sa misa at nobena, ang ating pangunahing inaalok sa mga tao ay kumpisal. Sapagkat
sa kumpisal, doon nabubuhay ang ating pag-asa. Doon tayo pinararamdam ng Diyos ang kanyang awa at katapatan. Kailan ba ang huling kumpisal mo? Baka 10 taon na, 20 taon na, baka kaya ngayon pinagsimba ka ng Diyos, tinatawag niyang mangumpisal ka, magbalik loob ka. Si San Alfonso Maria Liguri, iyon ang kanyang walang sawang ipinangangaral, ang katapatan at awa ng Diyos. At kung merong mga debosyon, lalo na sa mahal na ina ng laging saklolo, sa iba pang mga santo at ang debosyon natin sa mahal na pong Jesus sa Sareno, ito sana'y maghatid sa atin para lalo natin matanggap ang biyaya at kaligtasan na nanggagaling sa Diyos. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Kung meron man ngayong nawawala na ng pag-asa, baka nga gusto mong tapusin na yung buhay mo, tapusin na yung ugnayan ninyong mag-asawa o sa inyong pamilya, huwag. Kaya ka dinala rito para sabihin sa iyo ng Diyos, may pag-asa pa sapagkat siya'y tapat sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ang ating tugon, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sumasamo ang iyong bayang
basbasan nang sa amin maging magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria ng Liguri, para maipagdiwang ng paghahain ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay
na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni San Alfonso Maria ng Liguri, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung nangihina ang aming pagtitiwala sa inyo, lalo na kapag may pagsubok kami. Patawad po kung nawawalan kami ng pag-asa sa inyo. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Hesu Kristo, ang ating pag-asa sa buhay. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuti.
sarili sa Diyos mo inaang at nagtiwalay tutulong at kang ganap ang kabutihan mo ay maghihiwanag katulad ng araw kung tanghaling kapat masama sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay maghintay sa kanya. Huwag mong kalimitan ang kumikin ba sa likong paraan umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ng mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 3, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria ng Liguri para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Lalo na sa panahon ngayon ng mga kalamidad, ang ating pong simbahan ay umaabot, tumutulong sa ating mga kapatid na nasalanta, sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na biyaya ay nakabatay sa awa
at katapatan ng Diyos. Hindi siya humihinto na ialok sa atin ang kanyang buhay at kaligtasan. Magbalik loob tayo sa kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang katapatan at awa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal